YouTube channel. So, dito sa video na to, i-share ko sa inyo ang pinaka-importanting tips na kailangan nyo malaman kapag kayo ay bibili ng first watercolor materials nyo. So, bagay na bagay itong video na to sa mga wala pang alam talaga sa watercolor at yung sa mga tao na gusto mag-start pa lang mag-watercolor. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung mga materials na bibilihin nyo, kung ano yung essentials na talagang para sa watercolor, then this is the right video for you. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification down below para masubaybayan nyo ang mga upcoming videos ko sa watercolor paintings and other beginner art related stuff. Anyways, hindi ko na po papahabain yung video, so let's go! So ako kasi more than 4 years na ako nagwa-watercolor painting since noong second year high school pa ako nagwa-watercolor. Ngayon, I've tried different materials, so i-share ko sa inyo. So, let's go to number 1. Stick with pan sets. So, kung nakikita nyo halos sa mga other videos ko, nai-recommend ko talaga na bumili kayo ng pan set mo na as your main start material sa watercolor. Kasi ang watercolor pan set is, babasain mo lang siya ng tubig, then ayun na, magkakakulay na. Like sa watercolor tube, may times na mahirap patansyahin yung kulay, yung pagbalance ng color, and everything. Ang advice ko sa inyo is, bumili kayo ng isa lang na watercolor palette for your long-term investment. So, the more na mahal yung watercolor palette, the more na long-lasting mo siya gagamitin. Kasi, yung quality talaga ng product, sobrang worth talaga. And, hindi mo na talaga kailangan bumili pa ng other, or mag-try pa ng other product para lang gumanda yung work mo. So, ako, ang unang watercolor palette na binili ko is the Sakura watercolor palette. So, makikita nyo sa mga other videos ko. So, other than that, magaganda yung mga Japanese brand din. Like, Sakura, Kuretake, maganda rin yung Windsor. And ngayon kasi hindi ko pa nasusubok or natatry yung other watercolor materials kasi in COVID. Tapos, guys, pag bumili kayo ng watercolor palette, huwag nyo piliin yung mga 64 colors, mga 36 na watercolors. Basta mag-stick kayo sa 12 or sa 24 lang. Mga main colors talaga. Baka in the meantime, yung mga other colors na nandoon, hindi mo rin magagamit kahit in the long run kasi pag nagpe-paint naman tayo, diba, nagsistick lang tayo sa basic colors. I advise you to mag-mix ka na lang. The less colors you have, matututo ka talaga mag-mix ng colors para sa watercolor. Tapos last rule ko is settle with what you can afford and trust your gut feeling always sa pag-bili nyo ng products. And also guys, you can check out my other video. Meron kasing maraming threads dun na pinost ng mga lovely subscribers natin about sa mga reviews nila sa mga other watercolor products na hindi ko nabanggit sa mga videos ko. So, i-check out nyo na lang yun kung ano yung parang nakikita nyo okay na product, pwede nyo rin i-search, ganyan. At sa mga nagtatanong din, or pwede ba gamitin yung watercolor pencil sa pag-start ng watercolor? I advise is no. Kasi, more like color pencil siya. Tapos, pag binasa mo rin siya, hindi rin siya nagkakaroon ng masyadong watercolor effect. So, better to try pa rin yung palette. Iba ang painting sa pagkukulay ng color pencil. So, number 2 is the paper. Ito ang pinaka number 1 secret kung paano gumanda yung artwork niyo. Ang pinaka number 1 don'ts ko is don't use bond papers or mga sketchbook kasi hindi sila watercolor paper and hindi maganda yung pagkaka-result ng painting niyo sa mga papers na yun. So, ang mga nirecommend kong watercolor papers is nasa pack or pwede rin kayo bumili ng sketchpad, whichever is best. Dito naman sa paper, pwede kang mag-explore ng other paper materials. Kasi the more you explore other watercolor paper, the more na magkakaroon ka ng other result dun sa artwork mo. So, yung nirecommend ko na watercolor paper is yung medium weight. Pero kung katulad nito, like itong kanso na to, parang manipis siya, pwede ka gumamit ng masking tape para i-tape down yung paper. Pag binasa mo siya, inatuyo, hindi aangat yung edges ng paper. So, better to try the legal size first. Huwag ka muna mag-try ng sobrang laki na sketchpad and buy what you can afford. Basta huwag kayo gumamit ng bond paper or sketchpad na hindi watercolor paper. So, number 3 is the paint brushes. A good watercolor brush should be able to hold a good amount of water. Need nyo bilhin na watercolor brush is yung round brush. And ito yung pinaka-common talaga na ginagamit sa watercolor. I advise kapag nagsistart kayo is bumili kayo ng 2 brushes lang only. So, iba kasi ang watercolor sa acrylic and sa oil painting. Hindi
mo kailangan ng maraming brush. Then, bumili ka ng mas matipis na round brush. Kung gusto mo rin mag-level up and for your investment din, bumili ka ng flat brush na panggamit mo for backgrounds. And another one din is kung hindi ka pa talaga marunong mag-water control. Water control is yung kapag nagpipaint ka, kung gaano karami yung tubig na itidip mo and tatansyahin mo para mag-paint ka. So, kung hindi mo pa kaya yun, okay lang din na bumili ka ng watercolor brush pen for starters. Like, kung Sakura na water brush and pen, kung mas affordable pa rin yung round brush, then go for it. Kasi, ang watercolor brush, isa lang talaga gagamitin mo for your whole entire practice. Ako, never talaga ako nag-try ng iba pang brush except sa round brush lang kasi hindi ako mahilig talaga sa mga landscape or more on portraits kasi talaga ako. So, number 4 is masking tape. So, ang purpose ng masking tape is kung manipis yung paper mo or kung hindi thick yung watercolor paper mo, need mo talaga i-tape down yung whole paper mo, like sealed yung mga edges para pag nag-paint ka and natuyo yung paint, hindi aangat yung edges. So, the next is optional tool. So, optional lang to, guys. Kadalasan kasi is kasama na yan sa watercolor palette na binili mo. Pero kung hindi pa kasama yung sa watercolor palette na binili mo, kailangan mo talaga bumili ng ganito. So, ang tamang itsura ng paint mixing palette para sa watercolor is yung flat lang. Hindi ko advisable yung parang yung round na mahibo na smooth. Tapos, weird lang siya for me. Hindi ko talaga feel na gumamit ng ganun. And the next one is fine liner pen. So, ito yung mga pens na kung gusto mong mag-line art muna bago mag-watercolor. And kung ayaw nyo magkaroon ng smudge or para magkaroon ng detailed na touch, advisable ko is bumili ka ng fine liner pens. Yung mga iba, pencil lang ginagamit. Tapos, medyo hindi mo na makita yung ibang parts. Kapag nag-watercolor ka, tapos hindi malinis yung sketch mo, hindi mo na mabubura yun. Yung ginagamit ko ngayon is art lines kasi hindi siya nagsasmudge. Pwede kayong gumamit ng G-Pen, G-Tech. Yung G-Tech pa yung, alam ko, waterproof siya. Basta waterproof. Yung Micron kasi na Sakura, parang natudurog yung nip. So, ang hirap na siya gamitin. Pinaka-advisable ko na gamitin is yung 0.2 na pen. So, guys, yun lang ang mga tips ko dito sa video na to. And I hope na sobrang malaking tulong to para sa mga nagsistart pa lang mag-watercolor and sa gusto pa lang mag-testing or mag-sumubok nitong medium na to. Bumili ka lang ng 1 or 2, okay na yun for you. And if you haven't subscribed to my channel, don't forget to click the notification and subscribe button. And I appreciate your effort. Sobrang salamat. Without you guys, hindi mag-grow tong channel na to. And also, it will be a big help to like this video. Don't forget down below kung may questions kayo about sa watercolor materials din. We have reached 2,000! Yay! Ayan, grabe. See you in the next video. Bye-bye!